Kabilang ang Philippine General Hospital sa mga unang makakakuha ng COVID-19 vaccines. Kaugnay ng kanilang paghahanda, makakapanayam po natin si PGH Spokesperson Dr. Jonas Del Rosario. Magandang umaga po, Dr. Del Rosario. Magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Apo, Doc, paano po yung magiging proseso ng pagbabakuna dyan po sa PGH? Bale, siyempre, meron tayong prioritization list. Mm-hmm. Lahat po ng mga frontliners, doctor, nurses, paramedics, pati po mga support staff, including administrative staff po ay bibigyan po ng bakuna. Mm-hmm. Doon sa mga ginagawa ninyong paghahanda, Dr. Jonas, meron ho ba kayo nakikita mga problema o gusot? At kung meron man, paano ho ito nire-resolve? Bale, yung mga gusot, siyempre, inaayos natin. Mostly, ang biggest hurdle ay yung the registration na patuloy namin ginagawa kasi halos mahigit 5,000 ang aming babakunahan. Okay. Pero meron na kami, halos matatapos na ang aming registration and screening. Meron na rin kaming lugar kung saan gagawin itong mass vaccination. Mm-hmm. Malapit din dito ang monitoring for adverse events just in case may mangyari. Mm-hmm. Apo, Doc, dati po may isinagawa kayong survey at sasabi, 72% lang po ng mga empleyado ng PGH ang willing magpabakuna. Ngayon ho ba ay nagbago ho yung bilang ng mga gustong magpabakuna dyan po sa PGH? Bale, malalaman natin yung based sa actual registration, tinatapos na nitong mga 2 to 3 days from now, malalaman na talaga yung actual number. Kasi ito na yung physically, pupunta sila dun sa aming registration area, may screening, at bibigyan sila ng vaccination card. Apo. Dr. Jonas, sa kabuuan, ilan ho yung doses na mapupunta po dyan sa PGH? Ito ho ba ay katumbas ng mga mababakunahan? At yung binanggit ho ninyo kanina, Doc, lahat ho ng mga unang mababakunahan dyan ay lahat po ay mga health workers. So tama po, yung numero po at least 5,000 doses po ang allotted sa PGH. 5,000 po yung empleyado, so 10,000 doses po dahil dalawa pong bigayan ito. Mm. Tapos po ano ba isa mong sinabi? Anong tanong? Yung pong ano, lahat ba sila ay mga health workers? Ayun nga. So, hindi lang healthcare workers, pati administrative personnel daw, ang instruction sa amin ng DOH ay bibigyan din ng vaccine. Kasi para ang kanilang ang kanilang reasoning doon, lahat ng nasa bakuran ng PGH na araw-araw ay nagtatrabaho doon, syempre priority talaga directly involved with COVID operations. Pero kasi kahit doon sa non-COVID operations at yung support staff ay exposed din sa sa COVID. So gusto ng DOH na lahat na ng tao nagtatrabaho sa PGH ay mabigyan. Oo, kahit hindi ho sila talaga mga health workers, kailangan gusto ho ng DOH mabakunahan na rin. Tama po. Apo, Dr. Jonas, sakali po na may mga hindi makakapagpabakuna o ayaw magpabakuna, syempre may mga yung allotted for them, hindi ho magagamit. Ano ho yung mangyayari doon sa mga bakuna sa sobra kung meron man para ho doon sa mga ayaw ho talaga? Bali po, ang instruction po, siyempre, walang dapat masayang. Mm-hmm. Kung sakali lang po na kunyari ay ang aming hininging mga bakuna ay may sobra, kukunin na po namin ang instruction po ay yung iba pong empleyado ng yung tala, yung Jose Rodriguez po, ay pwede na pong pumunta sa amin para umpisa na rin po yung vaccination. Okay. Kasi po ang instruction po sa amin yata, yung PGH po ang unang makakatanggap ng vaccine. So, kung sakali lang po na may sobra, ay meron po mga mahatak din na ibang frontliners from the other hospitals, gawin na rin doon. Pupunta na ho sila dyan? O dadalhin ho yung bakuna sa mga ospital kung saan sila nagtatrabaho? Hindi po, pupunta po sila sa PGH. Pero alam mo, sa totoo lang, I doubt na magkukulang yung hiningi namin na vaccine. Eh, no? So, we have so many vaccinees na mabibigyan. Mm-hmm. Ang hinihingi naman namin ay sapat. Pero just in case lang, meron lang siyempre contingency plan na dumating ang panahon na may sobra for any reason. Maaring let's say yung iba nagkasakit or iba nagbago isip. Mm-hmm. Then we will coordinate with say Jose Rodriguez
na pumunta na yung iba nilang frontliners at mabibigyan na rin ng vaccine. Kailangan on the day na mag-ano kayo ng pag-vaccine, mag-ano na ng mga bakuna, dapat andyan na ho sila dahil hindi ho pwedeng patagalin yung bakuna. Di po ba, Doc? Actually, before pa niyan, ma-anticipate na namin dahil sabi ko nga sa'yo, we will have the final list. Mm-hmm. No? So, hindi naman yung... siguro naka-alerto na sila para bang nasa waitlist o naka... nakaabang na just in case lang. Oo, naka-standby, tama. Okay. Anyway, maraming salamat po, Philippine General Hospital Spokesperson Dr. Jonas Del Rosario. Magandang umaga po sa inyo, Doc. Magandang umaga po sa inyo.